Ilang estudyante naman ang hindi raw pinayagang mag-enroll sa Tondo High School sa Maynila. Pero paglilinaw ng paaralan, wala silang tinatanggihan. Umaksyon si Jen Calimon. Unang araw na napasukan sa Tondo High School, pero nasa labas lang ng gate ang ilang estudyante at magulang. Naghihintay sila kung papayagan pa silang humabol sa enrollment. Nagkala ko naman mapa-enroll na po nila. Eh paano po yan? Mahuhuli yung anak ninyo. Hindi, pwede naman po ata yung kausapin yung teacher eh. Ang anak ni Aling Marina, hindi tinanggap dahil masyado na raw matanda para sa antas na papasukan. Isa pa ko dun sa main gate, napapasok kausapin ko yung teacher. Ang sabi sa akin, tinanong ko ilang taon na yung anak ko, sabi ko 15 years old na. Eh, hindi na raw pwedeng tanggapin ng grade 7. Hindi naman pwedeng aanuhin ng school yung katatanggihan yung karapatan ng batang mag-aaral eh. Pero paglilinaw ng pamunuan ng Tondo High School, tinatanggap nila ang lahat ng gustong mag-enroll. Ang karapatan ng bawat sa po yung quality basic education. So wala po kaming tinatanggihan po dito. We bring education at their doorsteps. We are a composite school, no? A mega school. We cater sa junior high schools, grade 7 to 10, as well as senior high school, grade 11 and 12. Ang Tondo High School ang isa sa may pinakamaraming junior at senior high school students sa Maynila. Aabot sa 6,200 ang kanilang enrollees ngayong pasukan. Mas marami kumpara sa 6,000 noong nakaraang taon. Dahil sa dami ng estudyante, napilitan ng eskwelahan na gawing classroom ang dati nilang storage room. Nakikiusap din po ako sa property services ng DepEd para ito pang mga sira-sira ng computer na nakasasagabal na rin po sa paaralan ay makondemn na po at may howling na po, no? Para mayroon na naman po kami karagdagang classroom. Umaaksyon, Jen Calimon, News 5.